Yan, lalagyan po natin dito sa ibabaw. Kaunti lang po yung mangga. Kasi yung buto, ano na siya eh. Pagka ganyan pala. First time ko lang po kasi nagpahinog ng ganyang mangga. Pag sobra na yung hinog niya, ayoko na isama. Hello, hello po mga kabongga. For today's video po natin ay meron po tayong recipe na. Ito po ay request ni Ketchun underscore Del Dalsim. Yan, bisitahin nyo rin po yung bahay ni Mr. Ketchun underscore Dalsim po. Suportahan din po natin ang kanyang channel po. Alright, maraming salamat po. Ayan po ang ating recipe ngayon mga kabongga. Mango grahams or mango float. Ayan. Kasi dapat gagawin ko po ito ng birthday ko. Hindi ko po siya nagawa kasi busy-busyhan po ba. Kaya ngayon na lang. Ayan ba? Tapos bumili po ako ng mangga. Ayan siya. Nahinog na siya. Tapos yung dulo niya. Ganyan. Alright. Gagawin po natin siya ngayon. Take note po pala. Ito siya. Kailangan nyo po yung ito. Meron po akong nasal cream. Meron po tayong condense. And then ibaf, lalagyan ko po siya ng ibaf. And then the ang tawag dito, grahams, yan. And then meron po tayong mango, right? Take note po pala mga kabongga, ito pong tatlong nga dilata na yan, kailangan po natin siyang i-chilled po ng overnight or 3 hours, ganyan, para mag, ano po siya, mag double in size po, right? Ipagsasama-samahin na po dito, meron po akong bowl dito, yan, ganyan. Ito po ang ating condense mga kabongga. Ilalagay ko po siya sa ating bowl. Right? Yan, ganyan. Hopya, mani. Ayan po siya. Kailangan po, naka-chilled po talaga siya. Yan, mga 3 hours or overnight po. Mas maganda po. Kasi pag hindi nyo po siya nilagay sa ref, ay hindi po siya magdo-double in size po mga kabongga. Right? Yan po ang technique sa paggagawa ng mango float. And this is my version for making this mango float dessert. Yeah, bongga. Diba? Manggawas na itong mga English nga tinaguan. Diba? Lalagyan po natin siya ng mainit tubig sa kape. Bongga. Ayan na po siya. Diba? Napakalapot niya po. Niya po. Then this one, lalagyan ko po siya nitong ibap. Ganyan lang pag dukit-dukit nito ay. Diba? Ang galing na pangbukas. Charan. Kaunti lang po yung nilagay ko. Siguro mga 1/4 po yung nilagay ko. Pero depende pa rin po sa inyo kung lalagyan nyo po siya ng maraming ibap, ganun. And ito po yung nasal cream. Nasa lata po siya. Wala pong nasa karton. Diyos ko, ito na naman ang mahirap sa pagbukas-bukas. Aray, Diyos ko Maria. Na. Ayan. Dukit-dukitin. Naisayang ito. Ayan po siya. Diba? Sarap. Siguro po, nagtrabaho po ako mga almost 3 years na po ako, pero Diyos ko, ngayon lang po ako nakakain uli nito ngayon. Diba? Diyos ko,
Ngayon lang po ako nakakain uli nito ngayon, di ba? Kasi dati kumakain lang, nakakain lang po ako nito pag may mga okasyon-okasyon, ganyan. Ayan, kaya ngayon, kakain ako ng kakain nito. Charan, ayan na po siya. And then, pupunta po tayo sa kusina kasi nga nandun po yung mixer. Wala pong saksakan dito. Tara na po. Atin po siyang i-mix-mix-mix ng bonggang-bongga. Ayan po pala mga kabongga ang ating hand mixer. Ayan, hand mixer. I-assemble ko po muna siya. Ayan po siya mga kabongga. Na-assemble ko na po siya. Right? Saksak po natin dyan. Ayan po siya mga kabongga. Yan, okay na po siya mga kabongga. Nag-double yung size na po siya. Alright. Kapag gusto niyo po ng marami, mag-add na lang po kayo. Okay? Ito po, may isang bowl po tayo dyan kasi dyan po natin ilalagay ang ating ibap. Ayan po ang ating ibap. Yan, salin po natin dyan. Hop, yung amani popcorn. Yan, ito po ating grahams. Then, meron po tayong tupperware na naka-ready rito. Ayan. Ayan, nakabalot-balot pa po siya. Para walang, ano daw, walang disinfectant. Na. Ayan po ang ating grahams mga kabongga. Ayan siya, nagdurog-durog siya. Ito po muna ang lalagyan ko siya para matas siya. Ayan. Ay, Diyos ko, ito pala. Ito po ang ating cream bongga. Lalagyan ko po muna siya ng cream dito. Gayon. Yan, meron na po siya. Ito pong grahams natin, isasaw-saw ko po rito sa ibap. Ayan. Diba? Then, saka po ilalagay dito, hilira natin. Ganyan. Diba? Ganyan po siya.
At ito na po ang ating mangga. Gagayatin po natin siya. Yan, ganyan po. Ayan na po yung mango. Iba po yung mangga rito, ano siya. Pero ganyan pala siya pag sobrang hinog. Pero hindi naman po siya sira. Pwede pa po siya. Yung ganyan. Ayan, dudurugin po natin siya ng bahagya. Kasi wala po tayong blender. Maganda po siguro kung may blender. Hindi pa tayo naka-order ng blender. Ayan. Yan, lalagyan po natin dito sa ibabaw. Kaunti lang po yung mangga. Kasi yung buto, ano na siya eh. Pagka ganyan pala. First time ko lang po kasi nagpahinog ng ganyang mangga. Pag sobra na yung hinog niya, ayoko nang isama siya. Sobrang ano na, hinog-hinog. Yan, di mag-a-add na rin po tayo ng panibago. Yan, isasaw-saw po natin dyan. And then, ipapatong po natin. Once again po, mga kabongga, iba-iba po yung paggawa natin ng mango float. Ito naman po ang version ko ng paggagawa po ng mango float. Yan. Kuna po siya lalagyan ng mangga, mga kabongga, kasi kaunti na lang yung mangga. Sa ibabaw ko na lang po ilalagay, parang pinaka-toppings niya po, alright? Yan, meron pa po tayong tatlong piraso. Ubusin po natin yan. Pinatirang tatlong piraso po. Tatlong, ayan, balot. Yan, ilublublublub nyo dyan. Paliguan nyo po siya ng bongga. Yan, ganyan lang po yung gagawin nyo, mga kabongga, hanggang matapos po kayo. Right? Maraming maraming salamat po, mga kabongga, sa supportan nyo sa aking channel. And then, sa mga baguhan po dyan, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel and then click the notification bell para ma-notified po kayo lagi sa mga bago ko pong upload na video, alright? Ayan na po yung huli, mga kabongga. Right? Meron na po kayong simple, simple but terrible dessert. Ayan, drug-drugin natin. Natin itak-tak ang ating natirang mangga, kapiraso lang. Right? Diba? Kunyari, meron siyang mangga. Kunyari lang. Yan. Diba bongga?
ayan po ang natira niya, di ba? Nag-double inside siya. Ibubuhos po natin dyan lahat ngayon ang natira. Oh! Bongga. Ayan, ganyan po siya. Ayan, may natira po ako rito isang balot na grahams. Next year po ulit gagawin ko ito. Charing lang. Oh, no! That's it for today's video, mga kabongga. Okay, meron na po kayong simple na dessert. Alright! Tatakpan natin at ilalagay po sa ref. Yan. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and click the notification bell para ma-notified po kayo sa mga bago pong video na aking upload. Alright? Thank you po. Yan. Ilalagay ko po muna siya sa freezer saglit. And then pag lumamig, saka ko po ilagay sa ref. Alright? Mm-hmm.